Nakaraang linggo, ang pinag-usapan natin yung about sa sakit sa paa. Yung una, yung galing sa balakang, sa gitna hanggang pababa sa hita at sa binti. Sa gitna, yun yung masakit nun. Tapos, sunod na linggo, ang pag-usapan naman natin yung kung paano naman kung masakit ay galing sa gilid o sa side ng balakang papunta pababa sa hita at binti. Tapos, meron ding mga may sakit na pagdating naman sa harap, yun naman ang masakit. Dito sa gilid ng dito, hita din. Pero sa harap to ha, pababa. So, yan naman ang nagiging topic natin ngayong araw na to. Sakit sa hita at binti, pero sa harap naman. So, ito kadalasan. Masakit ng kalalakihan, lalo na yung mga nagda-drive. Madalas na reklamo sa akin sa mga comments sa aking YouTube channel. Paano daw yung masakit nila sa kanilang binti. Ito naman sa harap. So, itong linya na to. Hanggang dito sa taas, sa ilalim ng tuhod, meron kang hapa dyan. Hanggang dito, yan, hanggang dito, yan. Yan yung kadalasan masakit ng tao. O kahit mga lalaki, pwede rin babae. Itong linya na to, yan, pwede nyo matukoy, ganyan. Sa ilalim lang siya ng buto ng tibia. Yan. Hard nyo lang yan. Diin-diinan. Pwede dito. Meron din dito sa may halos siya. Gitna din. Sa ilalim nung kanina. Ito yung una, diba? Yan. Hanggang taas. Sunod, mga half inch niyan, dyan naman. Parehas lang din yan sila. Yung mga linya na yan, yung mga kadalasang sakit ng tao na nagre-reklamo sa akin. Yan. Tapos dito. Na, dalawa na yan, di ba? Una ito. Sunod sa baba niyan dito. Taas. Yan ay massage natin. Tamp lang yung gamit ko. Pero pag sobrang hard, may client ako na sinisiko ko na yung gano'n. Pero hindi ko na-advise to sa inyo kasi medyo para lang talaga yun sa mga sanay na sa massage. Kung hindi na nila maramdaman yung massage mo pag hindi mo sila hinard o siniko. Ito yung sa binti. Tapos hayatay tayo sa hita. Dito naman, medyo bawas-bawasan yung pressure kasi may malaking buto dito na ano pag nadali mo masakit. Tam lang din. Yan. Gilid. Balikan natin. Kung mabagal, ganyan. Mabagal. So, sarap pag mabagal kasi kuwang-kuwa mo yung kung saan yung masakit. Yan. Tapos dito naman. Sa gilid ng buto. Yan. Tapos,
dandanan sa tuhod hanggang dito sa taas. Okay, isa, dalawa. Pangatlo naman na masakit is nakaganyan. Yung dito naman siya sa gilid ng buto pa rin. Ito. Hanggang baba. Ito yung pangatlo natin. Dito muna tayo. Alam niyo ba meron din nagre-reklamo na masakit dito nila? Gamitan mo lang ng knuckles. Pero hindi masyadong madiin. Pwede rin na lang. Ito yung sinasabi ko na may client ako na ganito, laging masakit yung dito niya. Ito, sa gilid ng buto din. May ibang tao na ayaw nila ng masakit, kaya dandahanin nyo na lang. Pero meron namang iba na gustong-gusto na i-hard talaga tong dito banda. Medyo manipis kasi ito, oh. Yan, medyo diinan. Kunti. Hanggang dito. Sa gilid ng bukong-bukong. Tampa rin. Ito, itong ginagamit ko, hindi ink ang buto. Para lang gumanda yung blood circulation niya. Sarap ang buhay. Balikan ulit natin dito. Mula taas, pababa. Pag maraming balahibo, kailangan maraming oil para hindi masakit.
Stretcho na tayo sa paa. Nagawa ko ng sariling video para sa paa, kung para sa mga masakit yung paa, gagawa ko ng sariling video dyan. So, ituloy natin guys sa kabilang paa naman, para pantay sila. Hindi pwedeng isa lang gagawin natin, kasi ang mangyayari niyan, yung isa magaan, yung isa mabigat, hindi pareho yung pakiramdam nila. So gagawin natin pareho, i-massage natin yung dalawang paa. Yan lang guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, please like and subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong videos. Thank you so much!